I live to the fullest. Kasi bakit? You live once. Live life to the fullest. Masarap ang mundo. Masaya ang mundo. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. And doing unified, okay lang po ba? Lahat po yun na po-provide niya na po para sa atin. Gagamit po yan ng tao para ipakita sa inyo yung opportunity. Kasi baka mamaya, hindi po sa pagiging relihiyosa, baka mamaya kasi matagal ka nang nagdadasal. Alam mo yun, si Unified po, ang laki po ng kitaan kay Unified para paniwalaan. Pero ang laki din po ng kitaan kay Unified para pakawalan. Klaseng kagandang negosyo, na-experience niya na po yung sinasabi dito na dito makukuha mo yung mga pangarap mo. Okay lang po ba? Yeah. Familiar na po tayo, alam na po natin yung traditional club o yung millionaire's club. Yeah. Alam na, na pag sinabi kong 1 million, 1 palakpak, 1 padyak, sabay sigaw ng woo. Tama po? Pag 2 million, 2 palakpak, 2 padyak, pag 3 million, 3. At pag sinabi ko pong million-million palakpak, lahat po tayo tatayo at papalakpakan po natin yung next speaker. Okay lang po ba? Okay, so itong next speaker natin, grabe! Kung ako po pinakinggan nyo, itong taon to dapat nating mas pakinggan. Okay? So itong taon to, isang teacher. Sino po ba dito yung mga teacher? Meron po ba? Wala? Si ma'am lang? Ay, si ma'am, teacher. Pag teacher po ba pinapakinggan? Pinapakinggan po, tama. At ito, hindi lang siya dating teacher, dati din siyang empleyado, naging secretary po siya ng isang shipping company, tama po ba? So ito pong taon to, grabe. Car achiever. Top earner. So pag may resulta, anong gagawin? Papakinggan. Tama po ba? Okay lang po ba para sa next speaker natin? Bigyan po natin siya ng 1 million. Ay. Mahina, lando tayo. Okay. Okay lang po ba guys, lakasan natin yung parang dumadagundong na yung mezzanine. Kasi bakit? Kasi itong taon to, hindi niya po deserve yung mahinang palakpak nyo. Okay? Okay, ulit ha, ulit. Para sa speaker natin, 1 million! Yan, okay? Ay, isa pa. Para sa ating next speaker, isa pa. Para sa ating next speaker, 1 million! 2 million! 3 million! At milyon-milyon palakpak para kay Ma'am Heipthyli. Natin yan, no? So, ayan po. Ayan. Good morning! Isa pa po, good morning, Unified! Ayan. So, kamusta po ang lahat? Okay lang po ba? Okay lang po ba palakpakan natin si Ma'am Heart? Grabe. Grabe po ba? Maganda po ba yung negosyo o magandang maganda yung nag-present? Alin po doon? So, pareho, no? So, si Sir, grabe, nanlilisik yung mata. Sabi niya, ang ganda na nag-present eh, no? So, ayan po. Okay lang po ba malaman ko po muna yung mga first-timer? Okay lang po ba, taas po yung kamay natin? Okay, so pag ganito po, 500. So, pag ganito, 1,000. So, taas po natin yan. So, sa mga first-timer, sige, huwag ka na mahiya. Ayan, okay lang po ba, palakpakan po na. Ayan, sila ma'am, sila sir. Ayan. So, para at least kasi, di ba, normally, pag Pilipino, mga mukhang... Grabe naman, ma'am, negosyante. Grabe, so yan po. Bago po ako mag-start, ang dami ko po sinasabi. Okay lang po ba muna magpakilala? Ayan, so, pangalan ko nga po pala is Hep. Oh, sabi po ba nung ano, sabi po ba ni Ma'am Heart maganda daw? May sinabi ba? Parang wala, no? Sabi daw po ba maganda?
Sabi daw po ba sexy? So wala ding binanggit, no? So sabi nila, ito na ba yun? Opo, ito na po yun. So wala po kayong choice kasi ako po yung speaker, tama? So yan po ulit po, pakilala po ako. Pangalan ko nga po pala is Hep. So bakit po Hep? Ayan, so ako lang naman ang magbibigay. Yeah. Grabe yung tiltig ni sir, grabe ah. Nang kakaibang, yeah. Happiness sa buhay nyo, yeah. Ayan, so dahil po Valentine's, di ba, may mga pabanat tayo, no? So sino po dito yung mga walang date? Ayan, so alam ko kasi nandito ka. Kaya kasi posibleng may date ka, tapos nandito ka, tama? So katunayan po yan na wala kang date. Okay lang yan. Okay lang, alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi dadating yung time na kapag ikaw nag-unified ka na, araw-araw pwedeng maging Valentine's. Gusto mo ba yon? Gusto mo ba yon? Yan. So sa mga first-timer, okay lang po ba? Sino po dito yung galing pa po ng probinsya? Wala naman. Ay, sa mga nasa online po na, ayan si ma'am, grabe galing province. Ano pong probinsya, ma'am? Ah, sa Bataan, grabe, palakpakan naman po natin. Galing pang Bataan, di ba? So sa mga sa taga Quezon City, ayan. So yung sa mga walang kalayo-layo, no? And syempre, shout out po sa mga nasa Zoom. Press mo 1, 2, 3. Grabe, di ba? Ngayon, ganyan na. Press 1, 2, 3. Kasi nga po, meron na rin po tayong online, merong offline. Sobrang convenient na po ng negosyo natin ngayon. Tama ba? So yan, ang dami ko pong sinasabi. Tama. So yan, papakilala lang din po muna ko. Tama po sinabi ni Ma'am Heart. So licensed teacher po tayo by profession. So ano ginagawa ng guro dito, no? So wala lang tumatambay. So dati rin po tayong secretary sa shipping lines. Pero okay lang po ba ngayon? Full time na po natin ginagawa si Unified. So ito na po yung bread and butter po natin. Wala na po akong pinagkakabalahan kundi Unified na lang din po. So sa mga first timer, paano po kayo na-invite dito? Okay lang po malaman. Ano pong name nila, ma'am? Mika, Ma'am Mika, okay lang, papalakpakan natin si Ma'am Mika, grabe. So sino po yung sponsor niyo po? Sino po nag-invite sa inyo? Nag-present? Ah, okay. Grabe, palakpakan naman natin si Ma'am, di ba? Literal, may kusang loob siya. Gusto kong magnegosyo. Ako yung pupunta sa'yo. Tama? So sino po dito yung sa kaibigan, kamag-anak, first-timer? Kaibigan, kamag-anak. Si Sir, ano niyo po? Kaibigan, grabe, okay lang, mapalakpakan natin. Kaibigan to, kaibigan. Linawin mo. Dito kayo nag-date ngayon, so ganon. So sino pa po dito? Yung mga kaibigan, kamag-anak. Okay, grabe, di ba? So kung bakit ko po, sino po dito yung Facebook na kilala si Unified? Ayan, okay lang, mapalakpakan natin. Ang dami rin po, di ba, mga Facebook lang. So kung bakit ko po natanong, actually ako po, nakilala ko din po si Unified through my friend. Kaibigan ko rin po siya, ate-ate ko po siya. Actually, secretary din po siya sa shipping lines. So sabi po sa akin that time, ano po yun eh, Friday. Di ba normally kapag mga kabataan, yan, wow, kabataan. Sino po yung kabataan dito? Yung mukhang kabataan. Nagpapanggap na kabataan. Ayan. So di ba sabi po sa akin, sabi niya po sa akin, Hep, baka gusto mo ng extra income. Sino po bang ayaw ng extra income? Tama, that time po is Friday. Di ba normally pag Friday, kinabukasan, walang trabaho. So party-party yun. So sabi niya sa akin, Hep, tignan mo lang, wala namang mawawala. So sabi ko, sige na nga, wala namang mawawala eh. Kasi bakit? Matagal na po akong wala. So sabi ko, sige, why not, tignan ko po siya. So that time po, sino po dito yung mahilig mag-K-drama? Ayan. Umamin ka, nang gigigil ako sa'yo. K-drama. Opa, opa. Maniwala, itaas mo yan. Tama? So ako po that time, mahilig din po ako sa K-drama. Diba na, opa, anya sa'yo. Ang dami ko na pong natapos na movie na episode that time. Kaya nga lang po, sabi sa akin ng friend ko, Hep, gusto mo lagyan natin ng income yung cellphone mo. So that time po, sabi niya po sa akin, tignan mo lang naman. So that time, nakita ko kung ano po yung negosyo na nakita nyo, yun din po yung nakita ko. And hindi po ako naglaway kay Unified. Alam mo kung bakit? Laway na laway ako. Grabe, di ba? So that time po, nung nakita ko po si Unified, yung negosyo po na yan, kaya nga lang po, nakita ko siya, nagandahan ako, nabaliw po ako, kaya lang po, wala akong pera. Wala po ako, hindi po ako nakapag-franchise kagad. Pero okay lang po ba sa mga first-timer? So bago ko po ikwento ko ano po yung naging paraan ko, kung paano po ako nakapag-franchise kay Unified, okay lang ba? I-share ko muna sa inyo yung mga factor na kinonsider ko before ako mag-franchise.
Okay lang. Kasi for sure po ako, yung mga first timer na yan, yung mga titig ninyo na mga ganyan, for sure ako may question ka dyan sa isip mo. Na okay lang ba, baka po mamaya kasi masagot ko. Tama kasi normally kapag, di ba, syempre 15,000. Hindi ko po alam kung saan manggagaling yung 15,000 ninyo. Tama, mamaya savings nyo yan. O kaya mamaya ipangutang nyo pa yan. Tama ba? So okay lang po ba? Ako po kasi, ito yung mga factor na kinonsider ko nung nag-start po ako magnegosyo or pumasok po dito kay Unified. So naniniwala po ba kayo ngayon online business na? Sa panahon po ngayon, lahat online business na. Tama, kasi sabi nga nila, di ba, if your business is not in online, your business is out of business. Tama, English yun. Naintindihan ba natin? So sa panahon po ngayon, lahat nasa online na. Kapag yung negosyo mo wala sa online, possibility, malaking possibility na hindi siya tumama. Tama ba? And syempre po, kapag ikaw magnenegosyo ka, ano yung mga dapat na i-consider mo? Unang-una sa lahat, ikaw yung nilalapitan ng tao. Sinong gusto po nun? Ikaw nilalapitan ng tao. Diba? Eh, syempre ang mga Pilipino, dalawa lang po yan. It's either ikaw nilalapitan or ikaw lalapit. Syempre tayo pong mga Pilipino, mahihiyain. Sino po yung katulad kong mahihiyain? Diba po before, nauso po yung kumakatok sa bahay, tapos nagbebenta ng sabon, tapos kakatok siya, tao po, naligo ka na ba? Yan, diba? So ito po yung sabon para sa'yo. Eh syempre tayo Pilipino, ay hindi, ayoko, ayoko, tama ba? So ang kagandahan kay Unified, hindi mo kailangan i-hard sale. Bakit po? Tao po mismo ang lalapit sa'yo. Never ka pa pong nakakita ng bayad sent. Bills payment kayo dyan, bills payment kayo dyan. Wala pang nag-aalok. Tama, kasi bakit? Tayo po mismo ang pupunta ng bayad center. Pangalawa, syempre po, hindi naapektuhan ng panahon or kalamidad. Okay naman po yan, yung farm, ganyan, or kaya naman babuyan. Kaya nga lang po, kapag yan po is nasalanta ng bagyo, lugi? Lugi negosyo, tama. And syempre po, non-seasonal. Ito po isa po sa pinakagusto ko kay Unified kasi po non-seasonal siya. Parang ganyan, sample po natin sa mga, di ba may panahon ng mangga, may panahon ng rambutan. Ngayon po, anong panahon? February, di ba? Nauuso po yung flower. Grabe yung dangwa, di ba? Walang ka-traffic doon ngayon. Di ba? Kapag December po, uso mga regalo. Kapag bagong taon, anong uso? Hindi ba ngayon yun? Ay, charot lang. So, yun po. So, ginagamit ng lahat ng tao. Grabe yung iba nag-loading. Sabi, ano paputok? Gama ganyan. So, yun po. So, may mga bata po pala. Takpan natin yung mga mat ay mga tenga. So, pang-apat, ginagamit ng lahat ng tao. Tama. Good thing kay Unified, ginagamit ng lahat ng... Okay naman po yung makeup. Kaya nga lang, halimbawa si Sir. Ano nga pangalan ni Sir? Sir. Grabe si Sir, oh, di ba? Chinichismis niya pa yung kaibigan niya. Sir, ano pong pangalan niyo? Okay lang, papalakpakan natin si Sir Justin. Ayan, diba? So bakit ko po sinabi ginagamit na lahat ng tao? Sample ko, Sir Justin, ikaw mag-makeup ka, papayag ka? Tama? So hindi po. Okay naman po yung makeup, kaya nga lang po, hindi kasi lahat market mo. Pero kay Unified, mapalalaki, babae, bakla, tomboy, matanda, bata, pwede po siya sa negosyo natin. And higit po sa lahat, kapag ikaw magne-negosyo, isa rin po sa factor, pwede kahit saan at pwede kahit kailan. Sino gusto po nun? Diba, imaginein mo, sobrang pag tinanong ka, anong negosyo mo? Cellphone lang. Tama, so ako po kasi, taga-Tondo po tayo, ayan. So, sino pong taga-Tondo dito? So, yan, sir, diba, wag nilang subukan, no? So, parola po kayo. So, yan po, ako po that time, nasa 168 ako, window shopping. So, normally, diba, window shopping. Tapos, meron pong dalawang babae doon, tendera, na nag-uusap. Sabi, besh, saan ba yung pwedeng loadan dito? Negosyante. Tama, so narinig, may magpapaload, ting! So syempre, te, magpapaload po ba kayo? Pwede na po sa akin magpaload. Magkano po ba iloload ninyo? 100 pesos. So automatic po, nagkaroon po ko ng 102 pesos. Pwede na? Pwede na, kasi bakit po? Unang-una po sa lahat, wala po akong goal na umincome doon. Pero dahil yung negosyo ko, cellphone lang, data, buhay na yung negosyo mo, pwedeng-pwede. Pwede na, pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede. At the same time, buong mundo market mo. So, sino po yung katulad ko dito na medyo ambisyosa? Yan, hindi ko natanggalin ko na pala yung medyo. Ambisyosa pala talaga. So, yan po. Yan, dapat lang. Kasi bakit? Ayoko po kasi na magne-negosyo ako na barabaranggay lang. Sino po yung gustong ganun? Di ba? Barabaranggay lang, lalawigan lang, lunsod lang. Ang gusto ko po kasi, buong mundo market ko. Unified po, airline ticketings, buong mundo? Yes. Western Union po, buong mundo? Ganun po kaganda yung negosyo natin. At the same time, hindi na expired, hindi na bubulok. So kapag magne-negosyo ka po pala, dapat hindi na expired or nabubulok. Okay naman po ito.
Baka po kasi mamaya meron po ditong may-ari ng karinderya, no? Tapos sampalin ako, no? So okay naman po ito. Kasi bakit kapag ikaw po magne-negosyo ka ng pagkain, sigurado po akong kikita yan. Kasi bakit? Unang-una po sa lahat, food industry po ang mga Pilipino walang kahilig-hilig kumain. Tama ba? Diba? Ano na? 12 na. Nang midnight. Nagugutom ako. Ano tayo? Food panda tayo. Diba? Alauna na ng madaling araw. Be, meron pa dun. Bukas pa yung shaken dun. Tama? Okay naman po yan. Kaya nga lang po, kapag ikaw po hindi ka marunong mag-limit, hindi ka marunong tumansya, lugi na po yung negosyo. Kaya po nauuso yung pangat. Ayan, pangatlong init, pang-apat na init, di ba? Gulat ka, tinikman mo, ano na yung makunat na siya. Tama po ba? Eh, higit sa lahat, ito po yung isa sa pinaka nagustuhan ko kay Unified. Pwede mong ipamana. Imagine mo, lifetime po si Unified, pwedeng-pwede mo po siyang ipamana. Halimbawa po, si Ma'am Ni, ano pong name po ulit na lang? Si Ma'am Nika, imagine mo ha, sabihin ni Ma'am Nika sa anak niya, be, kasi wala na akong ibang pwede ipamana sa'yo eh. Okay lang pa pamanahan kita ng travel and tours? Wow, di ba? Napaka-social mo nun kasi bakit? Unang-una po sa lahat, pag ikaw po nag-franchise ka ng travel and tours, million po yung ilalabas mo. Anak, okay lang ba kasi wala akong pwede ipamana sa'yo, pamanahan kita ng bayad center? Hindi mo kailangang maging graduate ng doktor. Halimbawa, parang ganyan. Kasi parang ako po, teacher, or naging principal po ako, sabihin po natin, hindi ko pwedeng ipamana yung sa anak ko yung position ko as principal. Eh paano pag doktor yung tinapos niya? So, hindi po pwede. Good thing po kay Unified, user-friendly po siya, cellphone lang, basta marunong kang magbasa, pwedeng-pwedeng mong magamit yung system po natin. Tama? And ayan po, so syempre ang ating napaka-humble na presidente. Imagine niyo po sa lahat po ng company, sobrang proud po kami. Kasi yung presidente po natin, kapag lumibot ka po ng buong company po natin, lagi niyo po siyang makikita. And hindi po lahat ng presidente ganun. Tama? And syempre po, ito po yung mga sample ng mga online and offline franchise po natin. So, imaginein po natin na before pandemic, kung sa iba po nagtatanggalan, sa atin po nagtatanggapan. Tama! Ayan po, ito po si Ma'am Julie. And si Ma'am Julie, si Ma'am Elvie, kung mapapansin nyo po sa kanila, yung hawak po nilang pera is makapal. So, ang in-avail po nila that time po is corporate package. So, naka-7 accounts po sila. And ito po, sila po, kung mapapansin ninyo, medyo may edad na. So, para po pamana sa mga pamangkin nila, sa mga apo po nila. So, pwede po nating gawin yun. Tama? At the same time, ito po si Sir JC, nakilala ko lang din po siya sa Facebook. Sino po dito yung mga OFW? Or may kamag-anak na OFW? Yan, okay lang po, papalakpakan po natin sila. Grabe, di ba? Kasi sila po yung literal na mga buhay na bayani. Tama, pumupunta po ng ibang bansa para magsakripisyo, iniiwan yung pamilya para lang po magtrabaho. So si Sir JC, hindi ko po sa nila lahat ha. Pero normally po kasi, di ba, pag OFW, piling po ng mga kamag-anak, multi-millionaire. Ayan, di ba? So sabi, pabili ako ng cellphone to, pabili ako ng sapatos to, chocolate, ganito, ganyan. So every time po na bumababa si Sir JC ng barko, wala po siyang nasa-save na pera. So sabi niya sa akin, Hep, paano ko ba matutulungan yung mga kamag-anak ko kasi napapagod na ako. Every time na bumababa ako, wala akong nasa-save. Okay lang ba sa Sir JC that time? Ayan, kung mapapansin nyo, iba yung damit, iba yung pera, iba damit, iba pera. And yan po, nag-try po kaming tumingin sa Kalaw. Ngayon po, nag-for good na po siya dito sa Pilipinas. Nasa probinsya na po yung outlet niya. Grabe. And si Sir JC po yan. So, bigyan ko lang din po kayo na ID. Okay lang po, pabura ako neto. Kung sino po yung ano. Ayan. So, si Sir JC po actually, nag-avail po siya ng 200,000 package. Kita po ba? 200,000 package. So si Sir JC, sabi niya nga eh, actually that time, hindi siya interested dun sa referral, yung mga referral bonus. Pero ang naiintindihan niya po that time, yung residual income. Sino po may gusto ng residual income? Yeah. Diba dalawa lang po ang income? It's either passive income or active income. Tama ba? Active income, you works for money. Trabaho ka ng 8 hours, kikita ka ng pang 8 hours. Tama? Mag-OT ka ng konti, madadagdagan ng konti. No work? No way! Yun po ang active income. Siyempre, lahat po tayo gusto po natin ng passive income. Ano yung passive income? Money works for you. Nadadating yung time na kahit hindi ka na nagtatrabaho, kumikita ka ng pera. Pwede? Pwede! Pwede o pwede-pwede? Pwede-pwede. So that time po, thank you po, Sir Strael. So yan po, si Sir JC po, nag-avail po siya ng 200,000 package. So that time po, 7 accounts, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. So, ang ginawa niya po, 7 accounts. And ito pong last na to, ginawa niya pong e-cash pay center. Di ba po 15,000? So, times 7, 105. Before po kasi, ang e-cash pay center po natin is 65 lang. So, 65 po natin, less yung 15. So, may 50 siya. So, automatic po, 155. Ang kala ko ba, HEP, 200,000 package. So, nasan yung 45,000 pesos? Yung 45,000 po na yan, binulsa ko na. Short lang. So, hindi, joke lang po. Yung 45,000 po na yan, ginawa niya pong pondo sa e-cash pay center niya, sa outlet niya. Ang malupit po niyan, yung e-cash pay center niya, yung first out, ito pong first account niya, hawak niya. Hawak niya po yun. Pero second, third, fourth, fifth, and sixth accounts, binigay niya po sa mga kamag-anak niya. So, hindi niya na po binigyan ng isda, bagkus tinuruan niyang mangisda. Kasi magkaiba po yun. Tama, so that time po, kagandahan, every time po na nagtatransakto ng bills payment, kumikita ito, kumikita to, kumikita to, kumikita to, kumikita to. Every time po na nagbubook ng ticket, kumikita ito, kumikita to, kumikita to, kumikita to. Every time po na nag-remittance, kumikita to, kumikita to. Pwede na, pwede. Ganun po siya kaganda. And syempre po, ay, sorry, napindot ko po pala. Ayan, so ito po, ayan, so kung mapapansin niyo po, ito po si Sir Roy. So, policeman, di ba? Police in uniform po siya. So, nakilala ko lang din po siya sa Facebook. So, ito po ha, kung legalities at legalities lang po yung pag-uusapan natin kay Unified, nasa online ka man or mapa-offline ka man, imagine niyo po ito ha, si Cebuana po ba big company? Yes! Si Meralco po ba big company? Yes! Western Union po ba big company? Yes! Si Air Asia po ba big company? Yes! So, ibig sabihin, si Unified, big company. Tama. So sabi nga po nila, if you cannot beat them, yes, sige po, tuloy niyo po. If you cannot beat them, join them. Tama. So ang goal po ni Press, lahat po ng pinipilahan sa labas, mailagay po sa system natin. Sino hindi mababaliw? Tama po ba? And yan po, si sister naman po, from Bulacan naman po siya. Kung mapapansin niyo, may mga gulay-gulay siya sa ilalim. So actually, sila po is nagmamay-ari ng bahay ampunan. So that time po, lahat po ng nakita or kinita po nila regarding po dyan sa mga pagulay-gulay po nila, yun po yung pinang-franchise po nila. And good thing po kahit papano sa location po nila, sa kanila na po nagbabayad ng remittance, ng bills payment, ng ticketing. Ang kagandahan po niyan, lahat po ng kinita ng bahay ampunan napupunta po sa mga bata. Tama, ganun po kaganda yung tulong ni Unified sa iba po. Sa mga kasamaan po natin. And yan, of course, may mga police and men in uniform din po tayo. Imagine niyo yung mga sundalo, di ba, mga police. Nagpa-franchise kay Unified. Meron din po tayong mga OFWs na mga kasamaan. So kung ikaw online ka, nasa ibang bansa ka or nasa probinsya ka, pwedeng-pwede po sa'yo to. Tama? At the same time, ayan po, ito po yung mga samples po ng ating mga franchisee. Ito po yung mga tao na nagtiwala kay Unified, nagpadala lang ng pera. Imaginin mo yun, ganun po kaganda yung negosyo natin. Hindi mo po kailangang i-hard sell. Kasi bakit? Una-una po ito sa lahat, tao po ang lalapit sa'yo. Tama? So yan po, meron din po tayo from Riyadh. Ayan, meron po tayo from Cagayan. 6 accounts po. May nagpadala po 92,000. Hindi po kaano-ano, Facebook lang po nagtiwala po siya. At the same time, kung makikita nyo po dito, meron po tayong 225,000 pesos from Cyprus. Imaginin nyo, nagpapadala lang po sila sa pera sa account po ni Unified, Facebook lang. Imaginin mo, and kayo, kagandahan po ng mga nandito sa office, nakita nyo yung mismong opisina, nakita nyo yung legalities and permits ng company po natin. Tama ba? Ayan, so ito po yung mga samples ng mga outlets natin. Sino na po dito yung nakakita ng outlet po natin, yung parang ganyan, black and yellow? Meron na po ba sa banda sa inyo? So black and yellow ha, baka Western Union yung mapuntahan nyo ha. So hindi po yun ha, Unified po tayo yung may wifi po. So meron po tayo sa Southville, Cabuyao. Ayan, meron din po tayo sa Putultuwi, Batangas. Actually, ito po Putultuwi na to, ang kagandahan po niyan kasi pinagitnaan niya yung dalawang probinsya. Baliw po kami kasi nung binuksan po namin yung outlet na yan, yung mayor po mismo yung nandoon. And that time, nagbabayad po siya ng Batelec. Pumunta siya ng bayad center offline. Pumunta po siya ng 7-Eleven offline. Pumunta po siya kay Unified, first customer, Batelec, pasok sa banga. At pinapalakpakan po yan.
Oo, baliw siya, sabi niya sa amin, no. Sobrang convenient, buti na lang talaga dito niyo tinayo yan, no. Sobrang ganda kasi ang dami ko nang pinuntahan. Ito pala, meron na pala dito. So dito na kami magbabayad. And kagandahan po niyan, 'di ba yung mga outlets po natin, from 500,000, nakakabaliw. Alam niyo kung bakit? Ngayon may pa-promong February. Imaginein mo ha, kung ikaw po nasa online ka or nandito ka sa office, from 500,000 pesos na e-cash pay center na outlet mismo, pwede mo po siyang ma-avail ng 169,000 pesos. Pinapalakpakan yan. Diba? From 500 to 169,000 pesos, grabe, hindi ka mababaliw. Mababaliw ka talaga. Tama, sa sobrang pagmamahal sa atin ng presidente, sobrang pinapromo niya na lang po yun. And maglalas lang po siya until February. So hanggang ngayon lang po siya. So meron din po tayo sa Las Piñas. So wag po kayong mag-alala. If ever po na mag-avail kayo ng outlet, isa po kami sa mga makakatulong po sa inyo. Kasi gagawin po natin dyan, magma-marketing po tayo. So mamamlyers po kami. Magbibigay kami ng mga flyers sa mga kapit. Tutulungan po namin i-promote yung outlet ninyo. Tama. So, ganyan po siya katanda. And syempre, ito, bigyan ko lang din kayo ng konting idea. Kasi sabi niyo, hi! Networking! Tama, sino po dito yung negative sa networking? Excuse me. Sino po dito yung negative sa networking? Sino? Nako, ibabaon namin. Charot lang. Sino po negative? Wala naman? Wala? Oh, baka kasi natatakot ka. Actually, ako po, huwag kayong mag-alala. Kasi kung negative po kayo, negative din po ako before. Ang goal ko, alam niyo po ba kung bakit ako nabaliw kay Unified? Ang first booking ko po, ang first na transaction ko po dito kay Unified, ayoko po ng networking. Kasi ang dami ko na pong attended na networking. May mga direct selling pa nga sa Mary Kay, sa Uno, sa Vita Plus. Di ba nagbanggit ako ng company? Sorry po, charot. So nagbanggit po ako ng company, no? So okay naman po yan. Kaya nga lang, ang dami ko na kasing na-attended na ganun. So sabi ko, that time, ayoko ng networking. Hindi ko porte yan. Tama. Pero ang malupit po niyan, kasi gagawin po natin, ipopost, kasi magpopost ka sa Facebook eh. Magmamarket ka. Hindi naman pwedeng nag-negosyo ka, sa'yo lang din yung negosyo mo. Ayokong i-share yung negosyo ko, gusto ko sa akin lang. Tama, hindi pwede. Siyempre, ipopromote mo yun sa Facebook. So pag nag-post ka sa Facebook, that time nag-post po ako sa Facebook, sabi ko, hello Pelas, I'll be opening travel and tours, maganyan pa ako, tapos bigyan ko kayo ng discount, hashtag let's do business, may paganyan pa ako. Ang malupit po niyan, may mag-how sa inyo, may mag-congrats, tama? May magko-congrats, may magtatanong Manila to Baracay, Manila to Bohol, Hong Kong, mga ganyan. At the same time, meron po akong kaibigan, hindi po siya nag-like, hindi po siya nag-heart. Dumirektang PM po siya sa akin. Alam niyo po kung anong sabi sa akin? Sabi niya sa akin, Hep, traitor ka. Gumawa siya sa akin, ha? Sabi ko, traitor ako. Bakit ako naging traitor? Alam niyo po ang malupit. Kasi yung friend ko po na yon, actually, kasabayan ko po yun para magmamasteral po kami. Di ba normally, pag teacher magmamasteral, tama? So para makapunta ng public, para umangat na teacher 1, teacher 2. So yun po yung dapat na plano ko bago ako mag-unified. So magti-teacher po, magmamasteral po ako. Kaya sabi niya sa akin, Hep, traitor ka. Ang kala ko ba magmamasteral tayo, bakit nagnegosyo ka? Eh yung friend ko pala na yun, naghahanap din ng negosyo. Ang malupit po niyan, ayoko ng networking. Sabi ko, hindi ko kasi alam eh kung paano explain sa'yo. Sige, sama ka na lang sa akin sa office. Sumama, nabaliw, nag-franchise, nag-7 accounts din. Grabe, di ba? Ang malupit po niyan, ulitin ko ha, ayoko po ng networking. Pero tao po mismo yung lumalapit sa akin. Ito po, bigyan ko po kayo ng sample. Kasi for sure ako, marami na rin kayo na-encounter katulad ko. Okay naman po yan. Kasi meron pong mga company na nag-o-offer ng coffee. Ayan, di ba? Kapi-kapi kayo dyan. Baka gusto mo mag-coffee. Okay naman po yan. Kaya nga lang po kasi, hindi kasi lahat market mo. 25%. Paano ko po nasabi? Halimbawa, si ma'am, ano pong name niyo, ma'am? Si Ma'am Arisa, okay lang, mapalakpakan natin si Ma'am Arisa. Halimbawa, sabi niya sa, si Ma'am Arisa, niyaya ako. Sabi niya sa akin, Hep, bili ka sa akin ng kape, di ba? Ma'am Arisa, hindi mo ako mabebentahan. Alam mo kung bakit? Hindi po ako nagkakape. Mahilo lang yung iniinom ko. So, lugi ka na kagad sa akin. Tama po ba? 25% yung market mo. Okay naman, beauty products. Beauty products, tama. Meron pong mga nag-o-offer ng ganyan. Kaya nga lang, prangkahan, ano pong unahin nyo? Magbayad ng kuryente, magluta?
Kala ko may sasagot na magugluta di, antinde, di ba? Magugluta. Okay naman po yan, wala pong problema. Kasi nauso nga po, before yun yung pandemic eh, umiinom sila, di ba? Kasi syempre nasa bahay lang. So nakakapagpakinis, nakakapagpupute. Kaya nga lang, 25% lang din yung market mo. Halimbawa, sir, ano pong name nyo? Si sir yung taga-Tondo rin, ano pong name nyo? Si Sir Robredo, sabihin mo, bentahan ko yan. Nang pampaganda, sir, bentahan kita ng ano, pampakinis. Ay, hindi pala, dito pala, pampakinis. That's just lang, sir. So, pampakinis, bibili ka sa akin, sir? Siyempre, hindi. Tama, 25% lang din yung, grabe kayo, tawang-tawa kayo, ha. Just lang. So, yan po, health products. Or kaya naman po itong health products, okay naman. Kaya nga lang po, hindi kasi lahat din market mo. And digit sa lahat, yan yung pinaka-nakakatakot sa lahat. Kasi bakit kailangan mo munang manakot bago ka makabenta? Or kaya naman po, imaginein mo ha, meron na rin po palang network company na appliances. Familiar kayo sa Avenson? Oh, Shopee. May referral din po yun. Pero syempre, di ba tayo po mga Pilipino, hanggat kaya po nating i-assemble, ayusin, aayusin natin. Di ba wala naman pong bumili dito ng washing machine after 1 week disposable? Meron po ba? Wala. Tama, ibig sabihin po niyan, 25% lang din po yung market mo. Ang tanong, lahat po ba na nagkakape nagre-remittance? Nagpapadala, pinapadalhan? Yes. Sa mga nagbo-beauty, possible po ba magta-travel sila? O naman, di ba nagpakinis, nagpaganda, nagpapute. Siyempre magtutupis yan. Di ba? Ipe-flex niya yung tupis. Two-piece chicken joy, di ba? Charot lang. So, yung health products, possible mga naglo-load? Yes. Oo naman. Di ba sa panahon nga po ngayon, selfie muna bago pray? Ah, umamin ka. Di ba mapipicturean mo muna yung food bago kayo magdasal? Tama. Or kaya naman po, appliances po ba nagbabayad ng kuryente? Oo naman. May nagsabi sa akin, sabi niya, first-timer siya, sabi niya sa akin, hep, hindi kami nagbabayad ng kuryente. Sabi ko, wow, ma'am, ang social niyo naman po. Naka-solar po kayo. Diba? Normally, di ba, solar kasi hindi magbabayad. Hindi kami naka-solar, hep. Naka-jumper kami. Alam mo, proud na proud pa siya. Naka-jumper. Hiyang-hiya naman, ma'am. Hiyang-hiya naman ako. Sige na, ma'am, wag na lang po kuryente. Ikaw po ba, ma'am, nagbabayad ka ng tubig? Nagbabayad ng tubig. Sabi niya, yes, ah, okay, nagbabayad. O, pasok ka pa rin po dito. Ibig sabihin po pala, kay Unified, 100% ang market mo. Tama, at pinapalakpakan yan. Imaginin mo yun. Ganun po kaganda yung ating business. And syempre, ito po, share ko lang din po, kasi Filipino mindset versus Chinese mindset. Tama? Kung bakit ang dami pong mga Chinese na mayayaman, ang dami pong mga Pilipino na Oh, hindi sa akin galing yun, nasa inyo galing yun. So sabi nga po nila, di ba, mawala na po ng pera, wag lang ang? Oh, galing ulit sa inyo yan, ha? Hindi sa akin galing. Di ba mga Pilipino, walang kayabang-yabang? Tama, kahit na po wala pong pera, may panghandayan ng birthday. May panghandayan ng piyesta. Tama ba? Ang malupit, may pang-date yan. Pati pang-date, pinangungutang. Ang malupit talaga nun, di ba? Sabi nga po nila kasi, okay naman po, hindi ko naman po sinisisi yung mga magulang. Kasi ang nakasanayan po sa atin, kasi ikaw anak, mag-aral ka ng mabuti. Kapag nag-aral ka, maghanap ng trabaho, pag ikaw nakagraduate, maghanap ka ng magandang trabaho. Tama? So ang mga Chinese po kasi, ang mindset po nila, ikaw anak, aral, mabuti. Chinese na rin ako. Kapag ikaw aral, graduate, hawak mo aki negosyo. Tama po ba? And itong nakakatawa, ang mga Pilipino, malalaki ang mata. Pero liit kita. Ang mga Chinese, liit mata, pero laki kita. Tama ba? Nakakatawa, no? Pero nakakalungkot. Kasi bakit? Totoo po kasi siya. Tama po. So, yun po siya. And syempre po, sabi nga po natin eh. Ayan, uy, grabe naman, hindi na nakahinga yung bata, di ba? Just lang. So, yun po. So, sabi nga po natin, di ba? Okay naman po yun, wala pong problema kasi nga, ayan, sige po, ayan. O, di ba? Cellphone lang ngayon ang sagot sa mga bata para tumahimik. Di ba? So, yan, okay lang, papalakpakan po natin siya. Di ba? Ayan. So, yun nga po, di ba, may mga OFW din po, may mga kasamahan po. At sabi kasi nila, naniniwala po ba kayo na walang pera sa Pilipinas? Hindi. Kasi karamihan po ng mga Pilipino, eh bakit po gano'n? Naniniwala po pala kayo na may pera dito sa Pilipinas. Bakit pa po tayo pumupunta ng ibang bansa para magtrabaho? Ito po ha, imaginein po natin na karamihan, again ulitin ko po mga buhay na bayani, mga OFW po, kaya palakpakan po natin yan. Kasi
sobra yung sakripisyo po nila makasama. Alam mo yun, maging maganda lang po yung buhay. Kaya nga lang po, imaginein po natin ha, karamihan po ng mga Pilipino nagsasakripisyo, pumupunta po ng ibang bansa para magtrabaho. Ito po ha, taga-Tondo po ako, punta ka ng 168 na lang, 999, basic na lang po. Karamihan po ng mga may-ari ng store, Chinese, Taiwanese, Korean, ang malupit pati Mumbai may-ari na po ng store. Ang tanong, sino mga empleyado? Pilipino. So I'm not against employment ha, kasi galing din po ako dyan. Pero kung alam mo wala kang pupunta, huwag mo nang tagalan. Gusto mo pong malaman kung ano yung future mo sa ginagawa mo? Gusto mong malaman? Siyempre, di ba, kapag ikaw, di ba nagtatrabaho ka, gusto mo, di ba, may mga managerial pa yan, may mga, ano pa yung, di ba yung mga matataas? So, gusto mo bang malaman kung ano yung future mo sa ginagawa mo? Yes. Gusto mo? Yes. Tignan mo yung mga nauna sa'yo. Kasi sa akin po, ganun po yung ginawa sa akin ng sponsor ko. Hep, di ba nagtatrabaho ka sa shipping lines? Okay naman yan. Pero gusto mo bang malaman yung future mo? Tignan mo yung mga nauna sa'yo. So, si Ma'am Julie, nakita nyo kanina. Si Ma'am Elvie, yung pinakita ko po sa inyo kanina. Good thing kasi nakapag-save na sila that time. Pero may time po na sila yung pioneer sa shipping lines po namin. Malupit, kasabay ko pa po mag-jeep. Worst case, alam nyo pa po, sa akin pa po nangungutang. So sabi ko, shucks, oo nga no, pag nagpatuloy po ako sa pagiging secretary ko sa shipping lines, yun din po pala yung future ko. So tinigilan ko na po. Noong time po na mas nataasan na ni Unified yung sahod ko, nag full time po ako dito. Alam niyo po ba kung magkano yung unang income ko dito kay Unified? Gusto niyo po malaman? Kasi sabi ko nga po, hindi po kagad ako nag-network. Nabaliw po ako sa ticketing. Sino po nagustuhan yung ticketing? Ayan, okay lang po, palakpakan mo sarili mo. Kasi pareho po tayo. That time po, baliw na baliw ako sa ticketing. Alam niyo po ba, syempre, secretary, karamihan po ng mga kasamahan ko, seaman. So meron na po akong market. So ako po yung pinakabata that time. So syempre, nagkonting pabebe tayo. So sabi, sure. Wow, kapal ng braces, di ba? Sabi, sure. Sa akin na lang po kayo magpabook. Bigyan ko po kayo ng discount. That time, okay lang po ba? Ang first booking ko po sa shipping lines, 10 tao po sila, 10 seaman. So normally, di ba kasi pag seaman may pera? Tama. So sinagad ko po yan ng 500. So wala po akong konsensya. So okay lang po ba kumita po ako dyan ng 5,000 pesos? Pwede na? Round trip. Manila to Palawan, Palawan to Manila. Times 2. Okay lang po ba kumita po ako dyan ng 10,000 pesos? Pwede na? Pwede. Pwede na? Hindi po ako baliw sa 10,000 pesos. Kasi bakit? Kinikita ko po yan sa trabaho. Kinikita ko po yan, ang income ko po sa shipping lines po, secretary po ako, 30 to 40,000 amount. Pwede na? Dalaga pa po ako, wala pa pong pamilya. So kung may rereto kayo, 0915. Dechos lang po. So alam mo yan, hindi po ako baliw sa 10,000. Alam mo kung saan ako nabaliw? Saan? 20 minutes ko lang ginawa. Pwede na, pwede. 20 minutes, 10,000 pesos. Pwede na? Pwede talaga. Doon ako nabaliw kay Unified. Sabi ko, shucks, no? Kasi yung 10,000 po na yan, ilang linggo ko pa po yan tatrabahuhin. Pero kay Unified, 20 minutes habang natutulog yung mga kasamahan ko sa trabaho, ako kumita ng 10,000 pesos. Kaya nung time po na yon, nung alam mo yung tipong yung mas nataasan na ni Unified yung sahod ko, nag-forgood na po ako, nag-resign na po ako, full time ko na pong ginawa si Unified. Ayan. And syempre, ayan po, tanong ko lang po sa inyo, sino po dito yung first timer na nagustuhan si Unified? Plano na pong mag-avail, plano na pong mag-franchise, ayan. So, ba't biglang bumaba? Kanina sabi, yung feeling na mag-franchise, taas ka, malay mo, bigyan kita. Tiyos. So, sino po dito? Hindi, kalimutan na lang po natin, kalimutan po muna natin yung puhunan na 15,000. Sino po dito sa mga first timer na nagustuhan si Unified? Taas mo yan. Ayan. So, okay lang po, papalakpakan po natin sila, ma'am and sir. Ayan. Kasi po, kung bakit ko po tinatanong, actually, ako po, sabi ko nga po sa inyo, nagustuhan ko si Unified. Laway na laway ako kay Unified. Kaya nga lang po, that time, nung tinanong po ako ng sponsor ko, sabi niya sa akin, Hep, gusto mo na si Unified. Baliw ka na kay Unified. Gusto mo na mag-franchise. Ang tanong niya sa akin, Hep, may savings ka ba? So sabi ko, kailangan po pala ng savings. Ang kala ko, kinig-kinig lang. So kasi nakinig lang naman ako. So actually, ang yabang ko, di ba? Sabi ko po, 30,000 to 40,000 a month yung sinasahod ko. Kaya nga lang, nung tinanong ako kung may savings ako, wala po akong savings.
Nakakahiya, di ba? Wala po akong savings that time. Pero hindi po yun yung nakapigil sa akin mag-franchise. Bagkus yun pa po yung mas nag-push sa akin mag-franchise. Kasi bakit po? Unang-una po sa lahat, sabi nga natin, di ba? 10 years ago, problema mo pera? Yes. Problema mo pera? Ngayon po, problema mo pa rin pera? Yes. Huwag kang mag-alala. After 10 years, problema mo pa rin pera. Tama, sabi nga nila, if you do what you'll always done, you will get what you'll always had. So English ulit yun. Maubusan ako ng English. So sabi nga po nila, kapag alam mong kulang, why not dagdagan? Kapag wala kang idadagdag, wala din pong madadagdag. Tama, so why not, sabi ko nga po, extra income, wala namang mawawala, tinry ko. Alam niyo po kung anong ginawa kong paraan? Ito hindi ko sinabing gawin nyo rin po or gayahin nyo ko ha, pero ito po kasi yung ginawa kong paraan. Familiar kayo sa San Lang Tera? San Lang Tera? Parang sanla ATM, isasanla sa iyo ATM. Kasi sa amin po, isasanla sa iyo yung bahay, titirhan mo. After 3, 4, 5 years, balik pera, balik bahay. Parang ganun po siya. So kami po, ako po is lumaki po ako sa Tondo na San Lang Tera. Nakakapagod po ba maglipat? Sino po dito yung naka-apartment? Nakapagod ba maglipat-lipat ng bahay? Nakapagod. Eh yung tita ko po that time may hika pa po siya. Diba po kapag ang hika, kapag nawala ng bata, pag bumalik ng matanda, maintenance na. Maintenance na, salasal, init, salasal, lamig. So that time po, ang nangyari po, so sabi ko sa tita ko, tamay nakita ko negosyo. Okay lang ba pahiram ako ng ano, pahiram ako ng 105. Tapos sabi niya sa akin, sige, ye, kunin mo na lang dun sa pitaka ko. Kala niya, 105 pesos. Sabi ko, hindi ta, 105,000 pesos. So sabi, ha, ano yan? Baka mamaya mascam ka. Ang dami niya sinabi, mamaya mascam ka, mga ganito. Sabi ko sa kanya, hindi ta, nakakita ko ng negosyo. And alam kong seseryosohin ko siya, alam kong hahatawin ko siya. Okay lang po ba, 2018 ako sumali dito kay Unified. 2019, nagkaroon po kami ng sarili po namin bahay. After 2 years doing Unified po, pandemic pa po yun ha. After pandemic po, okay lang po ba nakapaglabas po tayo ng sarili po nating sasakyan? Grabe, di ba? Actually, hindi naman po yung ano eh. Hindi naman po yung sasakyan eh. Kasi sabi ko nga po sa inyo eh, for sure po kasi ako baka mamaya po dito, yung iba may mga sasakyan na, di ba? May mga first timer po na may mga sasakyan na. Tama, hindi naman po yung sasakyan, pero sino ba naman po si Hep para magkaroon ng sasakyan? Ito po ha, 2 years po ako nagtrabaho as HR assistant. 2 years po ako nagtrabaho sa secretary sa shipping lines. Imagine niyo, ang sarap sa tenga, no? HR assistant, secretary sa shipping lines. Bigatin? Yes. Bigatin. Kaya nga lang po, yung dalawang trabaho po na yun, pareho po yung two years, ni Mandibela po ng kotse, hindi ko inimagine. Pero doing Unified for almost 2 years, okay lang po ba nakapaglabas po tayo ng sarili po nating kotse? Tama. Sabi ko nga po, hindi naman po yung kotse. Pero yung, alam mo yun, yung nabigay na tuwa sa akin, sa tita ko mismo ng kotse. Kasi from high school po, tita na ako eh. Makatita na po ako. Siya na po yung nagpalaki, nagpaaral sa akin. So di ba sabi ko nga po sa inyo, may hika po siya. Hindi po siya lumalabas ng bahay. Hindi po siya lumalabas ng bahay kasi 'di ba may mga motor naman kami. Marami po kami motor kahit papaano. Kaya nga lang po pag minotor mo 'yan, uwi ng Laguna, matatagtag, hihikain po siya. So hindi po siya lumalabas ng bahay. Nung nilabas ko po ito last year, August po nilabas ko po siya. After po ng paglabas ko ng kotse, dumiretso po kami ng Bicol. Nag-long drive po kagad kami. Kasi bakit? Yun po yung gusto ng magulang ko at ng tita ko. Ngayon po, kahit saan po sinasabi sa akin ng tita ko, punta tayo sa ganito. Okay lang sa akin. Kasi bakit? May sasakyan ako. Kahit po alam mo yung tipong matulog siya doon, magpahinga siya doon, okay lang sa akin. Kasi bakit? Komportable siya. Tama po ba? And sabi nga po natin, ito po ha, sa mga OFW po na nandito online and offline, for sure po ako yung mga kamag-anak mo, nakakausap mo yan through phone. Tama, nakaka-video call mo yan. Ang saya, di ba? Tama. Pero yung mga, alam mo yung mga kamag-anak, sobrang tuwang-tuwa sila, pero ni minsan hindi nyo narinig sa kanila na sinabi, na sinabi nila na nahihirapan na sila. Tama ba? Nagusto na nilang umuwi ng Pilipinas. Tama ba? Kasi nahihirapan na sila. Never nilang, or never ninyong narinig sa kanila yun. Kasi bakit? Wala daw silang choice. Pero okay lang po ba dito kay Unified? Ang dami na pong napauwing OFW dahil lang po dito sa negosyo nito. Ito pa sa mga magulang, di ba? Imaginin mo may mga times na sa mga magulang, dumadating yung time na aalis pa lang kayo ng anak mo,
binibilinan mo na, anak, ganito ha, pupunta tayo ng mall, or kaya mamamalengke tayo, walang magtuturo. Walang magtuturo. Tama, walang magtuturo. Ngayon yung anak, ma, ito, gusto ko to, gusto ko tong ano, gusto ko tong laruan, laruan. Hindi, badyan, badyan. Diba, imaginein mo? Yung laruan, walang ginagawa, bakit naging bad? Kasi bakit? Wala kang pera. Tama ba? Ang dami po ditong mga anak, katulad ko po. Kasi ako, ito, na-experience ko to. May mga magulang na nanghihingi sa inyo ng pera. Diba? Ma, ay anak, pahingi naman ako kahit 2,000 lang, 5,000 lang, pang grocery lang, pang bayad sa kuryente. Tama ba? Ngayon, ikaw nagagalit ka as anak. Ano ba naman to? Si mama naman, hingi naman nang hingi ng pera. Ano ba naman to? Si papa, hingi nang hingi ng pera. Hindi ka naman magbibigay. Bakit ka nagagalit? Alam mo kung bakit? Kasi wala kang mabibigay. Tama ba? Kasi kung may pera ka, oh sige ma, ito yung 5,000. Ito ma, yung 10,000. Magkano ba yung kailangan mo? 15,000. Kasi may pera ka. Tama. Sabi nga nila eh, sabi daw po nila, money is the root of all evil. Naniniwala kayo doon? Hindi. Kasi sa totoo lang, yung pera, yan po yung pera na alam mo yun, makakapagbigay ng ligaya para sa mga mahal mo sa buhay. And ito po ha, higit sa lahat, sabi nga po, ito po sobrang bait ni Lord. Okay lang ba palakpakan natin si Lord? Kasi si Lord ginawa po ang lahat ng marami. Naniniwala ka? Si Lord ginawa ang lahat ng marami. Maraming puno, maraming hayop. O, tingnan mo yung katabi mo. Hindi naman yung hayop. So mukha lang. Diba, halimbawa, tingnan, marami po bang tao? Maraming tao. Marami po bang pera? Maraming pera. Kaya nga lang ang tanong, ikaw, kailan mo kukunin yung para sa'yo? Tama ba? Kasi si Lord ginawa lahat ng marami. Ang tanong na lang, ikaw, kailan mo kukunin yung para sa'yo? Tama? So sabi ko nga po, naniniwala nga po ako, it's not how long you live, it's how well you live. Dito po sa mundong ginagalawan po natin, hindi po pahaba ang mabuhay, pero pasarapang mabuhay. Aanhin mo yung 70, 80, 100 years old ka na, pero puro pasakit lang yung nararamdaman mo. Okay na sa'yo. Okay na ako sa akin. Okay na po sa akin. 40, 50. Pero I live to the fullest. Kasi bakit? You live once. Live life to the fullest. Masarap ang mundo. Masaya ang mundo. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. And doing unified, okay lang po ba? Lahat po yun na po-provide niya na po para sa atin. Hindi pa naman po ako ganun ka, alam mo, top earner na ganito, ganyan. Mikita ng mga million katulad nila, Apchimi Labuin. Grabe, diba? Pero, sarili ko, na doon ako papunta. Baka po mamaya ikaw para sa'yo rin to. Kasi yung opportunity, ito po ha. Yung opportunity po, minsan kasi hindi po yan ilalaglag lang ni Lord. Oh, hep, ito na ang opportunity. Wala pong ganun. Gagamit po yan ng tao para ipakita sa inyo yung opportunity. Kasi baka mamaya, hindi po sa pagiging relihiyosa, baka mamaya kasi matagal ka nang nagdadasal. Tama? Which is, ito na po yung pinakitang opportunity para sa'yo. So, ikaw na lang po yung bahalang mag-decide para i-grab mo. Si Unified, to be honest po, too good to be true. Sabi nga po ni Ma'am Heart, di ba? Too good to be true. Malaki po talaga. Alam mo yun, si Unified po, ang laki po ng kitaan kay Unified para paniwalaan. Pero ang laki din po ng kitaan kay Unified para pakawalan. Tama ba? So, yun lang po mga ma'am and sir. I hope po sa mga first-timer po na nandito. Again, ulitin ko po, hindi po ako nandito para i-convince ka. I-convince mo yung sarili mo kung bakit kailangan mo si Unified. Mag-iiwan na lang po ako ng tatlong tanong para sa mga first-timer po natin, nasa online or nasa online ka man. Una-una sa lahat, number one, anong pinagkakaabalahan mo? Kung ikaw, nanay ka, tatay ka, OFW ka, may trabaho ka, kung anong pinagkakaabalahan mo, anong pinagkakaabalahan mo? Number two, sagutin mo na lang sa isip mo ha. Number two, sa tingin mo ba, yayaman ka dyan sa pinagkakaabalahan mo? Kung sa tingin mo, yes, good for you. Pagpatuloy mo yan. Pero kung ang tanong, ang sagot mo is hindi, pangatlo, ano pang ginagawa mo dyan? And with that po, good morning po. Maraming maraming salamat po.